Anyway, meron mo akong tanong. Sino po sa inyo o naranasan niyo na po ba ang ganda-ganda ng umaga? Sobrang ganda ng umaga. Meron ka mga plano, meron pang gagawin, ayos na lahat. Tapos biglang boom! Merong kakaibang nangyari. May problema. Hindi lang problema, pero matinding problema. May battle, may gera. Sabihin niyo nga po, battle. Alam niyo po ba na ang isang buhay Kristiyano, tayo po ay punong-puno ng battle. Every day ng buhay mo bilang Kristiyano, kapatid, meron kang battle na kinakaharap. Pagising mo pa lang, magte-devotion ka ba, magpipray ka ba, o diretso trabaho? Magpipray ka ba, o kakain ka na lang? I-click ko ba yung link na to, or hindi ko i-click? Maglilihim ba ako sa asawa ko, or sasabihin ko yung totoo? Christian life is a constant battle. Pero ito ang maganda. Ang ating kong Diyos, nais niya na mapagtagumpayan mo ang labat na yan. Nais niya na mapagtagumpayan mo ito at piliin mo siya. Kaya sabi sa Matthew 7:24, ang sino man daw po na nakikinig ng salita ng Panginoon at gumagawa nito, ibig sabihin pinipili mo ang Panginoon, siya daw po ay katulad ng tao na nagtayo sa batuhan at kahit dumaan ang iba't ibang mga unos, bagyo, hangin, batibay, hindi katalo, panalo ka sa laban. Pero kapag hindi mo pinili ang Panginoon, nakikinig ka nga, hindi mo naman ginagawa ang salita ng Diyos, para ka rin nagtayo ng bahay. Sa buhanginan, tatangayin ka ng hangin, tatangayin ka ng baha, bagsak. Sa boxing, ang tawag ko doon, KO. Sabihin nyo nga po, KO. KO. Ayaw ni Lord na mag-KO ka. Anong matagal na struggle o laban kinakaharap mo? Gusto kong kung sabihin sa atin lahat, kahit gaano pa yung katagal, kahit gaano pa yung katindi, meron tayong makapangyarihan ng kakampi. Kahit gaano pa yung katagal, kahit gaano pa yung katindi, meron tayong makapangyarihan ng kakampi. Amen? Yes. Kaya sabi sa Romans 8:31, ano pang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makalaban sa atin? Wala! You belong to a powerful army whose commander-in-chief is so powerful na walang enemy, walang battle, na hindi niya mapagtatagumpayan. His name is Jesus. Yes. His name is Jesus. Amen. His name is Jesus. Amen.